Isang marilag na araw, grade 11. Andito na tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating talakayan sa linggong ito at pag-uusapan natin ang kakayahang pangkomunikatibo. Ano nga ba yung kakayahang pangkomunikatibo? Bakit natin pinag-aaralan ito? Okay, sa pagkatuto at pagtuturo ng wika, hindi lamang sapat na alam ninyo yung tuntuning panggramatika. Alam mo yung tamang paglalagay ng simuno sa at ng panaguri sa isang pangungusap, hindi lamang na hanggang dyan. But malaki yung kanyang sakop. Kasi yung pangunahing layunin ng pagtuturo ng wika ay para magamit ito sa wasto, sa mga angkop na sitwasyon, maipahatid ninyo ng tama yung mensahe at nagkakaunawaan kayo ng iyong kausap. Okay? Now, pag sinabi natin kakayahang pangkomunikatibo, communicative skills, ano kaya ito? Ito ay nagmula, yung terminong to, nagmula talaga to kay Delheims taong 1966 na isang linguist, social linguist, anthropologist, isang folklorist sa Portland, Oregon. Now, nilinang ng kasamahan niya na si John J. Gompers yung konseptong ito bilang tugon sa kakayahang linguistika. Kasi yung kakayahang linguistika na ito under to sa kakayahang pangkomunikatibo. Nilinang lamang ni John J. Gompers para sa bilang pagtugon niya, bilang response niya sa kakayahang linguistika na pinakilala ni Noam Chomsky taong 1965. So, yung linguistic competence galing yan kay Noam Chomsky na nilinang lamang ni John J. Gompers na kung saan nagamit sa kabuuang konsepto ng kakayahang pangkomunikatibo. And ayon kay Himes, sa nagsasalita ay hindi sapat yung magkaroon ka lamang ng kakayahang linguistika. Gaya ng una kong nasabi, dahil nagiging epektibo or para maging epektibo yung pakikipagtalastasan ng gamit ng wika. Nararapat na malaman niya yung paraan ng paggamit nito. At yan ngayon yung pag-uusapan natin na sinasabing kakayahang grammatical o linguistiko. Linguistic competence. Unahin natin tong kakayahan na ito. Kasi yung kakayahang pangkomunikatibo, may apat na kakayahan yan na dapat linangin ng bawat isa sa atin. Bilang or para maituring tayo or kayo na isang communicator. Dapat yung apat na kakayahan na ito na under sa kakayahang pangkomunikatibo ay master ninyo or bihasa kayo para matawag kayong isang communicator. So, una sa mga kakayahan na ito ay ang kakayahang grammatical o linguistiko. Linguistic competence. Ano yung kakayahan na ito? Ano yung sakop ng kakayahan na ito? Now, ayon kina Canale at Swain, ito ay isang pag-unawa at paggamit sa kasanayan sa phonolohiya, morphologiya, syntax, semantika, gayon din yung mga tuntuning pang-orthografiya. Ano nga ba yung mga termino ito? Phonolohiya, morphologiya, syntax, semantics, and then yung orthografiya. Alamin natin yan. Now, ang component na ito ay magbibigay ng kakayahan sa mga taong nagsasalita upang magamit ang kaalaman at kasanayan sa pag-unawa at pagpapahalaga sa literal na kahulugan ng salita. Okay? Pag-uusapan natin grammar muna, yung linguistic muna, yung mga technicalities muna sa pagkatuto ng wika. Eto. May mungkahing component yung hinggil sa kakayahang grammatical or linguistiko. Sinasalsimore siya, Dornier at Toriel taong 1965. At eto yung mga mungkahing component nila sa kakayahang grammatical. Dapat alam ninyo kung nagagamit ninyo ito ng tama sa bawat pakikipag-usap ninyo. Yung syntax, yung morphologiya, yung lexicon, yung phonologiya,
o palatunugan, yung ortografiya. Isa-isahin natin yung mga terminong iyan, yung mga component na iyan ng kakayahang grammatical or linguistika or linguistiko. Now, syntax. Sinasabing yung syntax, pagsasama ng mga salita upang makabuo ng pangungusap na may kahulugan. Okay? So, eto. Pag sinabi ninyong syntax, may mga baksa pa yan na dapat ninyong mapag-aralan. Sa syntax, kasali dito yung istruktura ng pangungusap, yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita, yung uri ng pangungusap ayon sa gamit, yung pasalaysay, patanong, pautos, padamdam, yung uri ng pangungusap ayon sa kayarian, yung kayak, tampalan, hugnayan, langkapan, yung pagpapalawak ng pangungusap. So, yung mga paksang to, pinag-aralan na ninyo ito, mga lower levels ninyo. Ewan ko kung natatandaan ninyo yung mga paksang ito, but yan yung isa sa mga dapat bihasa kayo kapag ka nakikipag-komunikasyon kayo. Kasi dapat mai-apply ninyo ito sa pakikipagtalastasan ninyo. Unahin natin yung estruktura ng pangungusap. Estruktura ng pangungusap sa usa ka sentence, na siya'y noun, na siya'y, I mean, na siya subject, yung noun, na siya'y predicate. Sa Filipino, yung termino niyan, si Muno, yung paksa, and then yung panagore. So, estruktura ng pangungusap, hindi masasabi nating pangungusap yan kung wala ang isa man lang sa dalawa. So, dapat masasabi natin na pangungusap yan kapag ka may simuno, may paksa, at may panagore. Okay? Simuno, obviously, yan yung basic kaalaman. Yung simuno is yung pinag-uusapan, yung pinagtutunan ng pansin sa loob ng pangungusap. At yung panagore, siya yung nagbibigay ng kaalaman or information tungkol sa paksa. Diba? Okay? So, basic information na naituro na natin or naituro na sa inyo. Estruktura ng pangungusap. And then pag pag-uusapan natin yung estruktura ng pangungusap, lalabas na dyan yung paraan ng pagkakalagay ng panaguri at simuno. Kaya may tuturing tayong pangunahing uri ng pangungusap, yung karaniwan at ikaraniwan. And yung say karaniwan, nauuna yung panaguri bago yung simuno o yung paksa. Yung di karaniwan, nauuna yung simuno bago yung panaguri. So, basic information na dapat alam ninyo ngayon at bihasa kayo. Okay? Now, eto ikalawa, yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita. More likely, eto ay may apply natin sa English, yung order of adjectives. Kapag ka maglalarawan ka ng paksa, ng simuno sa isang pangungusap, dapat nasunod yung pamantayan sa wastong pagkakasunod-sunod or pagkakabigay ng adjectives o yung panguri sa pangungusap. So, eto sa English, yung determiner muna, pagkatapos yung quantity, yung number, yung quality, yung opinion, size, age, yung shape, yung color, yung proper adjective, yung purpose of qualifier, bago lamang yung noun, yung paksa. Okay, yung tamang pagkakasunod-sunod. Also, magagamit din natin siya, yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita sa diksyonaryo, di ba? Naapo na siya. Other na paksa din yan. Sunod sa syntax, under parent syntax, ay yung uri ng pangungusap ayon sa gamit. Basic, may say pasalaysay o paturol, gumagamit lamang o mahalaga dito yung paggamit pala ng mga bantas. Dito kapag pasalaysay o paturol, yung ginagamit ay yung ginagamit is yung toldo. Ang daigdig ay ang tanging planetang may buhay. Sasalaysay lamang. O yung paturo lamang yung pangungusap. Patanong, kailangan ang huli, or patanong, ginagamitan siya ng tandang pananong. Kailan ang huling pagsusulit para sa kasalukuyang semestre? And then, when you say pautos o pakiusap, pakibigay mo naman ito sa iyong guro. So, more on, naka-period siya.
Padamdam, ito yung gumagamit ng tandang padamdam. Yehey, wala na namang paso. So, ilan lamang yan sa mga halimbawa ng mga pangungusap. At depende sa gamit nito. And dumako tayo ngayon sa uri ng pangungusap ayon sa kayarian niya. No, naatay upat pod. Yung payak, yung tambalan, yung hugnayan, at yung langkapan. Payak, when you say payak, simple yung mga pangungusap lamang. Simple, may buong masasabi natin na buo yung diwa, may simpleng simuno at may simpleng panaguri. When you say tambalan, eto naman ay may dalawang pangungusap or parang dalawa yung kanyang buong pangungusap. Kung paghihiwalayin natin yung dalawang pangungusap na iyon, makakapag-stand alone sila. Kaya tambalan, dalawang pangungusap na pinagdugtong ng pangatnik. Halimbawa, matanda na siya, ngunit malakas pa ang kanyang tuhod. Yung nagdudugtong sa dalawang pangungusap na ito ay si ngunit, yung pangatnik ng ngunit. Inisip, matanda na siya, masasabi natin isang pangungusap yan. Kasi may simuno and then may panaguri dyan. Ang siya ang simuno, matanda ang siyang panaguri. Dito naman, malakas pa ang kanyang tuhod. When you say malakas, yan yung panaguri, ang kanyang tuhod, ang siyang simuno. Kaya dalawang pangungusap na pinagdutong, naging tambalan yung pangungusap, yung kayarian ng pangungusap. Ito naman ay hugnayan. Yung hugnayan, unlike sa tambalan, may sugnay siya na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. So when you say sugnay, ito yung mga parang masasabi natin. May dalawang uri kasi ng sugnay. Sugnay na makapag-iisa and then sugnay na di makapag-iisa. Yung sugnay na makapag-iisa, kahit ihiwalay mo siya sa pangungusap, buo pa rin yung kanyang diwa. Naagi hapon ang simunaan din panaguri. Maiintindihan mo pa rin. Pero yung sugnay na di makapag-iisa ay either wala sa dalawa, mayroon pa rin yung parang hindi buo yung diwa kasi wala yung simuno or di kaya wala yung panaguri. So yung binilugan dyan, yan yung sugnay na makapag-iisa at yung sinalungguhitan, yan yung sugnay na hindi makapag-iisa. Sabihin natin mabuti ang mag-asawa. Simuno is mag-asawa, panaguri is mabuti. Sapagkat tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Asaan dyan yung masasabi natin na panaguri or yung simuno? Diba? Parang kulang yung kanyang ideya. Kaya naging sunay na di makapag-iisa siya. So ngayon, masasabi natin na yung hugnayan na uri ng pangungusap ay minubuo ng isang sunay na makapag-iisa at isang sunay na di makapag-iisa. Kaya tinawag siyang hugnayan. And then sunod ay ang langkapan. Langkapan, marami na siyang mga sunay na pinagdugtong-dugtong. Marami na siyang mga diwa na maaaring natin masabi na nadugtong-dugtong siya. Yung langkapan, maaari siyang tatlong buong diwa na pangungusap ang siyang pinagdugtong. Maaari din na dalawang pangungusap na buo yung diwa at isang sugnay na di makapag-iisa. Depende sa sitwasyon. Langkapan, marami. Okay? Mabuti ang mag-asawa. Simuno, mag-asawa. Mabuti is panaguri. Sila ay may busilak na puso. Isang pangungusap din yan. Masasabi natin isa yung buong diwa niyan. Dahil sinusunod nila ang utos ng Panginoon. So, isa ring pangungusap. Masasabi natin maraming diwa na makapag-iisa pag pag-uusapan natin yung langkapan. Ito nga yung nasabi ko na sugnay. Mayroong dalawang uri ng sugnay, yung makapag-iisa and then di makapag-iisa. Si sugnay, nakapagtatayo siya bilang payak na pangungusap. And then sugnay na di makapag-iisa is yung mayroon itong paksa at panaguri. Pero ang iyahang diwa, ang nag-present is delete complete.
So, gaya na lamang halimbawa ng sunday na makapag-iisa, ang aking takdang aralin ay tapos na. And sa sunday na di makapag-iisa, kaya pwede na akong maglaro sa labas. Kaya pwede na akong maglaro sa labas, buo yung kanya ay parang andoon yung punto, pero may kulang. Di buo yung kanyang diwa, kumbaga. Pero kung pag inugnay natin yung dalawa, magiging buo na yung diwa. Diba? Ang aking tagdang aralin ay tapos na, kaya pwede na akong maglaro sa labas. Maari siya. So, ito ay ilan sa mga halimbawa na may sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Yung pula is makapag-iisa, yung berde ay di makapag-iisa. So, ilan lamang yan sa mga halimbawa. Basahin nyo na lamang yan. Balik pagkatapos ng talakayan natin. Sunod na under sa kakayahang pangkomunikatibo, lalong-lalo na sa kakayahang grammatical or linguistiko, yung morphologia. When you say morphologia, ito yung pag-aaral ng mga salita. Lain po itong phonologia, since yung phonologia is pag-aaral ng mga tunog. Morphologia, pag-aaral ng mga salita. At dito, pinag-uusapan sa morphologia yung iba't ibang bahagi ng pananalita. Yung prosesong derivational at inflectional, yung pagbuo ng mga salita. So dito yan pinag-uusapan, all about words. Paano nabubuo yung mga pangungusap. So, eto, basic, eto pala. Yung iba't ibang bahagi ng pananalita, natay kitawag na pangalan, natay kitawag na pandiwa, panguri, pangabay, pangatnig, pangangkop, pangukol, at marami pang iba, panghalip, marami pang iba. So, pasasabi natin dyan, paano natin matukoy na ang salita na ito ay pandiwa? Paano natin matukoy na pangalan siya, panghalip pa siya, and so on. So, dito yan napapabilang. Dapat master nyo yan. Dapat kilala nyo kung ano yung pangatnig, pangukol, pangangkop, at iba pa. Mga pangugnay. Eto, yung prosesong derivational at inflectional. Kapag magtaka kayo kung ano yan, kaya eto. So, prosesong derivational, eto, since pinag-uusapan natin yung morphologia, yung pagkakabuo ng mga salita, may malagang aspeto kung bakit nabubuo yung mga salita. When you say prosesong derivational sa pagbuo ng isang salita, ito yung nangyayari kasi yung salitang ugat, dinagdagan siya ng mga suffixes, I mean yung mga affixes, kumbaga, naiiba na yung pag binagdugtong yung dalawa, naiiba na yung kahulugan niya. Yan yung derivational. Unlike sa inflectional na kung saan ang nababago lamang nito is yung parang panahon na ginawa yung yung action. More on, na-i-apply siya sa mga pandiwa. When you say sayaw plus na suffix or mga affix niya, naging sumayaw. So, parehas pa rin na sumasayaw ngunit sa ibang panahon. Yung naglaba, yung laba, yung nag plus naglaba, naging naglaba. Same thought pa rin na naglalaba yung tao. Diba? Pero pag sa prosesong derivational ng pagkakabuo ng salita, yung salitang ugat plus nugtungan ng affix ay nagiging kainan. Na kung saan yung kain na salita ay yung kain na salitang ugat na mukaon ra, dinugtungan siya ng an, naging kainan. So naiba na yung kahulugan ng salita na kainan. Yung kainan na kung saan doon kumakain yung mga tao. Right? Yung asawa na nagre-representa sa isang tao, dinugtungan ng hin, naging asawahin. So siya yung mapapangasawa. Mapapangasawa pa lang. Yung iyak plus in, naging iyakin. So naiba yung kahulugan ng salita. Kumbaga sa derivational, kapag yung salitang ugat, dinugtungan ng affix, ay naiiba yung kahulugan ng salita. Sa inflectional,
na iba lamang yung panahon ng yung panahon na ginawa yung action at yung bilang ng kumbaga sabihin natin kung sa pangalan na bago yung bilang ng pangalan. Say for example, ang Bulaklak. Pag sinabi dinugtungan natin ng ang mga, nagiging marami na yung Bulaklak. So yan yung nasa prosesong inflectional yan. Hindi nababago yung kahulugan ng salita, pero nababago yung dami at then yung panahon na ginawa yung salita. Pero sa derivational, nagkaroon talaga ng overall na pagbabago sa salita. Okay. Now, dumako tayo sa lexicon. Sa lexicon naman, ito yung, sa madaling sabi, lexicon. Ito yung mga termino na ginagamit ng bawat individual o yung vocabulary yung ginagamit ng bawat isa sa atin. Dito pinag-aaralan sa lexicon yung pagkilala ng mga content words. So, mga content words ng mga function words. So, sa content words, dyan, nabibilang yung pangalan, yung pandiwa, yung panguri, then yung pangabay. Sa function words, sila yung nag-act, di ba, function. Ang content, yun yung parang main pinag-uusapan, yan yung parang mas binibigyan ng tuon. Yung function words, siya yung parang ano yung kanyang gamit sa isang pangungusap. So, panghalip, nagsisilbing panghalili sa pangalan. Yung pangugnay, nagsisilbing pag nagdudugtong either sa pangalan, sa pandiwa, sa panguri, or pangabay. So, yan na ang function words. Pagkilala ng mga content. Konotasyon at denotasyon. Connotation, denotation. When you say connotation, ito yung may literal, ito yung may malalim na pagpapakahulugan ng mga salita. And then denotation, yung literal na pagpapakahulugan ng salita. When you say ahas, sa connotation ay nagiging taksil na tao. Pero sa denotation, nangangahulugan lamang siya na ahas, yung hayop. Okay? Kolokasyon, ito naman yung pagtatambal ng mga salita at iba pang subordinate na salita. When you say kolokasyon, say for example, dalawang salita na pinagdugtong, either na iba yung kahulugan or di na iba yung kahulugan. Gaya na lamang na idugtong natin yung silid at aralan. So pag dinugtong sila, silid aralan, nagiging silid na kung saan doon nag-aaral. Right? Pero pag sinabi natin silid aralan, hindi siya yung konteksto niya, parang hindi siya nabago. So easy na yan sa mga halimbawa. When you say naman na bahag plus hari, yung bahag na sinusuot ng mga igurot and then yung hari, ibig sabihin ba yung nagsusuot ng pag dinugtong natin na bahag at hari, nagsusuot ng bahag yung hari? So, naiiba na yung kahulugan. So, dito, pinag-aaralan sa lexicon yung mga kolokasyon na ganyan. Pagdudugtong ng mga salita, pagtatambal ng mga salita. Bahag at hari, hindi nangangahulugan na yung hari ay may sinusuot na bahag. But, yung rainbow na nakikita natin. Right? So, yan. Pinag-aaralan natin yan sa lexicon. Dapat alamin yun. Bihasa kayo dapat yan. Next, yung ponolohiya o palatunugan. Kanina, morpolohiya, ngayon ponolohiya. When you say ponolohiya naman, ito yung pag-aaral ng mga tunog. Okay? Tunog. Now, sa ponolohiya, may dalawa siyang paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga sinasabi mo, sa pagpapahayag mo ng iyong, sa pakikipagtalastasan mo. Yung segmental at yung suprasegmental. Segmental, basic, ano lamang siya? Tumutukoy lamang siya sa tunog ng mga katinig ng patinig. So yung tunog lamang noon, yung kanyang pinag-aaralan, paano pinagdugtong yung bawat letra para makabuo ng isang salita. So yan lang.
yung tunog ng bawat letra, yung segmental. Pero, when you say supra-segmental, dito ngayon, pinag-uusapan yung diin, yung tono, yung intonasyon, yung hinto o antala. Right? So, kung paano mo diniinan ang isang pangungusap, nababago ang kaniyang kahulugan. Kahit na magkapareho ito ng baybay. Say for example, yung hapon. Pag ang diin natin is nasa hapon, ibig sabihin afternoon. Pero pag yung pon yung naging diin natin, nagiging hapon, ibig sabihin yung tao na mula sa Japan, 'di ba? So naiiba yung kahulugan kahit magkatulad yung kaniyang baybay. Then yung tono o intonation, paraan mo ng pagsasalita, yung tono mo. May mga lugar dito sa Pilipinas na kung saan kahit na masabi natin na bakit ganyan sila magsalita na kung saan ang malumanay silang magsalita, tapos yung pinaparating nilang mensahe is galit na sila and such, or parang na-shock na sila. Gaya na lamang ng kung anong bahagi ng bansa natin. Basta sa waray siguro, yung mga ilong. Ewan ko. So, yung paraan ng pagkasalita nila, say for example, may nasusunog na. Yung paraan ng pagkasalita nila is ganito. Hala, yung kalayo kumalatkat sa balumbong. So, parang yung tono nila is mahinhin pa rin, pero dapat yung paraan ng paglalahad supposedly is dapat natataranta na yung tao since may nasunog and such, 'di ba? So yun. So ang kalayo ni kalatkat sa balumbong, yung paraan ng pagsasalita nila malumanay kahit na na-shock na sila or kahit nagalit na sila. So tono o intonasyon mag-matter din na sa paraan ninyo ng pagsasalita. Yung hinto at antala, mahalaga din yan. Since nakakapagbigay din siya ng ibang aspeto or ibang kahulugan sa sinasabi mo. Mahalaga sa hinto o antala yung quip. Yes? So halimbawa na lamang, yung salitang bata, may kahulugan yan, may dalawang kahulugan or pagpapakahulugan yan. Depende sa pagkakadiin mo. So when you say, eto na nasa ta ang diin. So, pagkakabigas is bata. Bata na nangangahulugang robe, yung sinusuot. Okay? Pero, when you say bata, nangangahulugang child. Okay? So, baka may ilan sa inyo na ngayon lamang yan alam. So, mahalaga yung pagkakadiin ninyo ng salita para maiparating ninyo ng maigi yung mensahe na ipinaparating nito. Okay? So, robe and then child pala. May kahulugan, may iba palang kahulugan yung salitang bata. Bata na robe and then bata na yung child. Now, kung pag-uusapan naman natin yung tono, yung intonasyon, nasa ay antas. Yung mababa, yung normal, and then mataas. So, paano natin mai-apply yan? I-apply natin dito sa salitang talaga. Pag ito, yung normal, mababa, and then mataas, paano yung tono niyan? Paano babasahin natin? So, katamtaman, mababa, and then mataas. So, talaga. So, papataas, ibig sabihin yung tono niya is nagtatanong o nagdududa. So, talaga. So, papataas yung kaniyang tono. Pero pag ito, normal, mataas, and then mababa, talaga. Ibig sabihin, nagsasaysay lamang siya or nagsasalaysay lamang yung tao. Okay? So, basic na mga information na dapat ninyong alam ngayon at bihasa dapat kayo. Now, tumako tayo sa yung hinto o antala. Pangungusap na ito, pag binanggit, hindi ako ang salarin. Nangangahulugan na hindi siya yung suspect. Right? Pero pag, gaya nga nang nasabi ko, mahalaga sa intuwang tala yung kuwit,
Pero pag nilagyan natin yung pangungusap na iyan ng kuwit sa bandang or pagkatapos ng hindi, hindi, ako ang salarin. Na iba yung kanyang kahulugan na kung saan siya na yung naging suspect. Right? So now ay more or less nakuha ninyo or nabalik tanaw ninyo yung mga napag-aralan ninyo noon. And lastly, dito tayo ngayon sa orthographia. When you say orthographia, more on technicalities naman ito. Yung tamang pagkakabaybay, yung tamang paggamit ng bantas, at iba pa. Okay? So, eto, under dito is yung graphema. When you say graphema, tumutukoy siya sa representasyon ng titik at mga dititik. So, titik, yung mga alpabeto, yung dititik, yung bantas, yung mga tuldik, at iba pa. Then, dito din, sa orthographia, pinag-aaralan yung pantig at palapantigan, yung mga syllables. Then, yung tuntunin ng pagbabaybay, ano yung tamang pagbabaybay. Since ngayon is marami ng mga tuntunin sa pagbabaybay, lalong-lalo na tayo ay may mga hiram na salita. Right? Yung tuldik at yung mga bantas. Miso say kalahian ang tuldik sa mga bantas. When you say tuldik, yan yung nilalagay sa ibabaw ng mga letra para sa kung paano siya bigkasin or paano yung pagkakapanting niya or paano siya bigkasin. Kumbaga, okay? Yung parang may iba na pahilis, may iba na ganoon yung hindi ko ma... Sandali lang. Okay, yung tuldik, say for example. Okay. Ewan kung tama. Bata na kung saan naka-mirror to. So yung bata, say for example, naka-ganyan. So yung nagre-representa siya sa kung saan yung parang ano yung parang diin ng isang salita minsan. Okay? So basic na mga information. Yung tuldik yung parang nagre-represent parang nilalagay sa ibabaw ng mga letra. Yung bantas ginagamit natin kung paano ginagamit natin siya depende sa kung ano yung parang masasabi nating uri ng pangungusap or paano hininto dahil or dala na rin ng kuwit na ginagamit. So yan yung mga bantas, iba siya sa tuldik. Okay? So more or less yan yung kakayahang linguist ko o grammatical pag-uusapan natin yung kakayahang pangkomunikatibo. Now sa susunod na linggo tatalakayin naman natin yung mga sunod na kakayahan na under pa rin ng kakayahang pangkomunikatibo. At naway may kaalaman kayo hinggil sa or nakakuha kayo ng aral mura sa tinalakay natin sa video na ito. Okay? So, yun lang para sa linggong ito at naway makuha or nakuha ninyo ng maigi yung ating lesson. Okay? Paalam grade 11!